Nagdadalamhati ang pamilya ng arkitektong si Michael sa biglaan niyang pagkamatay matapos mahulog sa isang elevator shaft ng isang gusali sa Cubao alas 9 ng gabi noong Sabado. Kagagaling lang niya sa gym kasama ang kaibigang si alias Jojo. He suddenly opened the door and then parang he took a peek and sabi na si Herb to, and then ayun na nga. Sa mga litratong kuha sa pintuan kung saan nalaglag si Michael, kitang isang pangkaraniwang pintuan lang ito na nasa tabi ng elevator sa ikalawang palapag. Walang palatandaan na ito ay mistulang bangin sa loob ng gusali. Napagtanto ko na hindi umaano yung flashlight, hindi naano yung light. So sabi ko, malalim pala to. Ano kaya ito? Sinasabing umabot sa mahigit isang oras bago na alis si Michael sa elevator shaft. Isinugod siya sa pagamutan pero binawian din ang buhay. Sinimulan nang mag-imbestiga ng Quezon City Police at nakipag-ugnayan na sa building security. Katwiran umano ng security, hindi na kailangan lagyan ng warning signage ang pintuan. Based dun sa security, nakalock po yun kasi hindi po gagana yung elevator kung naka-open po yung ano na yon, pinto na yon. Aalamin din nila kung paano nabuksan ni Michael ang pintuan. Sabi niya po sa security na yung maintenance lang po nakaka-access doon sa elevator na yon, mga maintenance personnel. Pinag-aaralan naman ng pamilya ni Michael ang susunod nilang hakbang. Still in a state of shock, we're grieving, but nevertheless, we're celebrating my kuya's life. Posibleng makasuhan naman o ang service provider ng elevator ng gusali. Sinubukan naming kunan ng panig ang administrator ng gusali, pero tumanggi muna silang humarap sa media. Jack Batallones, ABS-CBN News.